Hello class, so ngayon i-discuss naman natin ang partnership dissolution. So when we say dissolve, di ba ito yung parang nade-dissolve, nawawala. So ito yung method naman sa partnership ng pag nawawala na yung old partnership nila. So later makikita nyo iba't ibang way kung paano nade-dissolve ang isang partnership. Okay, so partnership dissolution pertains to changes in ownership that does not result in termination. So, pag sinabing na dissolve ang isang partnership, hindi ibig sabihin na terminated na. It only means na nawala yung old partnership, pero pwede pang bumuo ng new partnership. So, hindi siya termination ng business nila. So, ito yung mga changes sa relationship ng partner. So, kunyari dati si partner A, B, and C yun nag-agree. Then ngayon, may dumagdag na si partner D. So, ibig sabihin, na-dissolve na agad dahil nagkaroon ng change sa relationship ng partners caused by any partner ceasing to be associated in the caring of us on distinguished from the winding up of the business. So, pwede siyang dahil may nawalang partner, may nadagdag na partner. Okay, so dito, i-differentiate din natin ulit yung capital interest sa profit and loss interest. Kasi later, may kita natin kung gaano ka-important yung understanding ng capital interest versus the profit and loss interest. So, ang capital interest, ito yung in-invest ni partner nung simula. So, pwede rin nadagdagan. So, yung capital account, technically. So, let's say, meron siyang 100,000 na in-invest, then nadagdagan, nabawasan. So, by the end of the year, kunyari ang capital interest niya is nasa 200,000, tapos ang total interest ng all partners is 1 million, so meron siyang 2 over 10 na capital interest or yung share sa capital. Pero ang profit and loss interest doesn't mean na equal sa capital interest. So, kunyari nag-invest ako ng 1/3. Nag-invest ako for a 1/3. So, let's say nag-invest ako ng 100,000 out of 300,000 yung total capital. Ang profit and loss interest is depende sa agreement. Kunyari, nag-agree sila na kahit 1/3 yung babayaran kong capital, 50% yung profit and loss interest ko. So profit and loss interest pertains dun sa sharing nila ng profit and loss. So based on the operations, dun hahatiin sa kanilang profit and loss interest. So, yun yung pinagkaiba ni capital interest versus profit and loss interest. Okay. So, meron dito ang sample ng assignment of an interest. So, ang nangyayari, kapag nagkakaroon lang ng assignment, hindi siya equivalent to dissolution. So, ina-emphasize lang natin na partnership is not dissolved kapag nag-assign si partner ng interest. So, ano bang ibig sabihin natin ng assignment of interest? So, example, si A Capital, meron siyang 75% na profit and loss ratio, so 75,000, yung kanyang capital. Si B naman, meron siyang 25% profit and loss ratio and 60,000 yung kanyang capital. So, dito may kita natin na hindi equal yung capital interest versus the profit and loss ratio. So, yun yung explain natin kanina. So, ngayon, si A Capital, inassign niya yung 30% ng interest niya. So, 30% ng 75,000 is 22,500. So, inassign niya kay C. Okay. So, ngayon, regardless kung magkano yung binayaran, sabi kasi dito, ang binayaran ni C is 26,000. So, nasa kanila na yon or parang irrelevant yon para sa partnership. Agreement na ni A and C, kung magkano man yung babayaran mo sa akin, basta ang ibibigay ng partnership kay C is equivalent lang sa 30%. So, dito, hindi nagkakaroon ng dissolution since the assignee does not become a new partner. So, wala siyang right sa management ng partnership. So, meron lang inassign lang temporary yung interest. So, what are the methods of partnership dissolution? So, kailan madidissolve ang isang partnership? So, meron tayong apat na methods. First is, pag may na-admit na new partner. So, kung si A, B, and C, then ngayon may gustong sumali, si D. So, ngayon magkakaroon ng partnership dissolution. Madidissolve kasi ang concept ng partnership is kayong tatlo lang yung nag-agree before sa terms nyo. Then ngayon may sasaling bago. So dapat i-dissolve muna yung old partnership and create the new partnership. So makita natin na yung pag-create ng new partnership, pwedeng i-retain yung old books or pwedeng gumawa ng new books. So depende sa agreement nila.
So, ang admission of new partner is two ways yung pwedeng gawin para ma-admit. So, first, pwedeng by purchase of interest. So, ibig sabihin ng purchase of interest is bumili lang siya directly kay partner. Ang buy investment, nag-invest siya sa partnership. So, makikita natin mamaya yung difference niya sa accounting treatment. Next is withdrawal or retirement of a partner. So, next, kapag may umalis na partner, technically, madedissolve since nawala na yung original partnership. Now, kulang na sila. So, magkakaroon ng changes, etc. So, kailangan i-dissolve ang partnership. So, similar dito sa pagkawala or pagka-retire is death kapag may namatay na partner. Tapos, next is pwede rin dahil paangat. Nag-incorporate sila. Dati, partnership sila. Ngayon, gusto nila maging corporation na. So, pag nag-incorporate yung partnership, they need to dissolve the original partnership. Okay, so one by one, mag-sample tayo ng mga problems para malaman natin kung paano natin i-account, paano natin ko-compute, paano natin i-record yung partnership dissolution. So first, sabi natin, a new partner can be admitted as long as the consent of all partners are obtained. So the admission of a new partner brings about a new association. Old partnership is considered dissolved by common consent. So, assumption natin is mawawala na yung old partnership since may new partner tayo. So, yung two ways, admission by purchase of interest and admission by investment. Kapag purchase of interest, so from new partner, kausap niya lang yung isa sa mga partner. Or pwede rin lahat sila kausap niya, pero out of the books yung usapan nila. Kumbaga, kung magkano man yung babayaran niya, hindi yun yung papasok sa partnership. Ang papasok sa partnership lagi is kung magkano lang yung agreed nilang ratio, not the amount. So next, admission by investment. So ito, na-obtain ni new partner yung interest through investing sa partnership. So sabi dito, something in value. Since alam naman natin na hindi laging cash or hindi laging tangible assets. So pwede rin ibang way of investment sa partnership. Okay, so share screen ko yung Excel file for the sample problem. Okay, so sa book natin, illustration 19-1, admission by purchase of interest. Assume that the operations and partners withdrawals during 24 and 20x5. So assume daw na ito yung capital balances, then ito yung P&L percentage. So si DE yung kanilang partnership name, may book value sila ng 100,000. Ang P&L percentage is 70-30. Okay, so on this date, si F gusto niya sumali, si new partner. So sabi natin, madedissolve ang partner dahil may new partner. Ang case 1, purchase of interest from one partner. So si F, bibili lang siya directly kay D. So bibili daw siya directly kay D ng 1/3 ang gusto niyang bilhin. So magkano ba yung 1/3 ni D? 20,000. Tapos, regardless kung magkano yung in-invest niya, let's say 10,000 lang or 15,000 lang ibinigay niya kay D. So, regardless of that, partnership will not be affected dun sa amount na yun. Ang mangyayari lang is ma-admit siya, so mababawasan si D ng 20,000 and madadagdagan si F ng 20,000. Yan, ganyan lang siya kasimple kapag purchase of interest directly kay D. Next, ngayon, bumili siya directly lahat kay sa lahat ng partners or kay DNE. So, CF, bumili daw siya ng 1/4 ng firm. So, 1/4. So, 100 divided by 4, 25,000 yung binigis niya yung bili. 1/4 of each partner is to be transferred. F pays the partners 25,000. So, nagbayad siya ng 25,000. Hindi tayo magde-debit cash. Tandaan nyo, kapag purchase of interest, is dumiretso siya kay partner. So, meron silang out-of-the-books transaction na sila na yung mag-uusap kung paano, basta bibigyan kita, parang gano'n. So, ngayon, mababawasan si D capital and si E capital ng tig 1/4 kasi nagbigay sila kay F. So, gusto nilang bigyan si F ng 25,000. Then, kay D capital, so yung 60,000 niya, gusto niya ibigay yung 1/4. Then, 40,000. Well, yan. So,
nag-agree sila ng ganyang method. So hindi rin affected yung partnership dun sa amount nung binigay. Kasi equal naman din sa book value, so wala pa tayong mahirap na pagdadaanan so far. Pero ito na, meron tayong more than book value. So same dito, bumili siya ng interest, direct naman siya nagbayad. So nag-direct siyang bayad kay DNE. Pero 18,000 lang gusto niya ibayad. Ang kaso, ang 1/4 is 25,000. So tawag dito, parang kulang yung binibili niya. So purchase at more than book value. So meron tayong two methods of pag-account sa ganito. Meron tayong bonus method and revaluation method. So ang sabi, amount paid is 30,000. So natin, so more than, so 18 tsaka 12. So 18,000 binigay niya kay D, 12,000 binigay niya kay E. So 30,000 pala yung binayad niya. E 25,000 lang yung 1/4. So uy, sobra pa yung binayad mo. So meron tayong 5,000 na sobra. So under the bonus method, it is treated as gain na ni DNE. So kanila na yung 5,000 kasi bonus method. So bonus to old partners ang tawag doon kapag more than yung book value. Tapos, ang alternative 2 is pwedeng to revaluation or goodwill method. So, ngayon, yung positive excess, so yung 5,000 is capitalized to determine the revaluation of asset. So, yung amount paid niya, so ang mangyari kasi pag revaluation, yung binayad niya, i-assume natin na magkano yung, yan na yung kumbaga, di ba nabayad siya ng 25% or ng 1/4. Naniniwala si F, yung partner na, 30,000 na yung dapat kong ibayad. So, ibig sabihin, ang treatment pag revaluation is, ibig sabihin, hindi lang 100,000 yung capital namin sa paningin na iba. So, dapat i-revalue na namin. So, 30,000 divided by 25%. So, 120,000 yung total capital kung 30,000 yung binabayad niya. So, kung 120,000 and yung old capital namin is 100,000 lang. So, dapat pataasin namin yung capital namin ng 20,000. So, yun yung treatment natin. Kaya tayo nagde-debit ng goodwill or intangible asset. So, there is a goodwill. So, walang nag-invest nito pero naniniwala sila na merong something na goodwill sila na hawak dahil si partner F willing siya magbayad ng 30,000 for that 1/4 interest only. So, yung 20,000, i-divide natin kay DNE on base sa kanilang P&L percentage. Okay, so 14 and 6,000. So ngayon, tumaas na yung DNE capital. Then ngayon, magbibigay na sila ng 1/4 kay F. So ang 1/4 ng total capital is 120,000 kasi revalued na sila sa part na to. So kay D, so 60,000 plus 14,000 times 25% or divided by 4 to get the 1/4 interest na ibibigay niya. Then same with E capital. So ngayon naman, kapag ang purchase is less than the book value. So ngayon si F, bumili siya ng 1/4 ni D by paying 22,000 directly to DNE. So nagbayad siya diretso. So dalawa yung pinagbayaran niya. So 22,000. Ang sabi natin, 25,000 ang 1/4. So bakit kaya bakit kaya 22,000 lang yung binabayad sa akin ni F? So, under revaluation or goodwill method, kabaliktaran naman, kailangan kong pababain yung capital ko. So, ibig sabihin, 22,000 divided by 0.25, 88,000 lang talaga yung value ng company ko or ng partnership ko. So, ang old capital is 100,000, kailangan kong i-revalue. So, kailangan pababain ko yung assets ko. So, hindi goodwill yung tawag kasi wala tayong existing goodwill na tatanggalin. Ang mangyari, babawasan natin assets natin. So, credit ng 12,000 kay assets and share ng decrease sa capital ni DNE. And ngayon, doon na tayo magbe-base ng 22,000 na ibibigay kay capital, ay kay partner. Then, under the book value or the bonus method, so 22,000 yung paid, tapos book value is 25, so merong 3,000. So ngayon, sino yung mag-gain doon? Gain of
E, kapag bonus method, so hindi nagkakaroon ng revaluation, walang adjustment sa price, hindi ganun yung point of view. Ang point of view ng bonus method is bonus na yan kung kanino man, parang ganun. So kung titignan mo, 22,000 lang binayad ko. Kung ako si Efa, 22,000 yung binayad ko. 25,000 yung nakuha ko. So, nag-gain ako ng 3,000. So, outside the partnership agreement na yan. So, basta na, nakatipid si F ng 3,000. Okay, so ganun yung purchase of interest. Okay, so now let's try multiple choice problem 2 or question number 2. So ito, a partnership has the capital, has the following capital balances. So si E, J, and F is mayroong 100, 200, and 300,000 respectively. So total of 600,000. So total capital nila ay 600,000. Tapos, ito sasali si Oscar. So si Oscar, gusto niyang magbayad lang ng 200,000 to these three partners. So payment to all partners to acquire at 25%. So, ang sabi, goodwill method or revaluation ng gamitin nating method. So, pag ganon, ang point of view mo, so si Oscar gusto niya magbayad ng 200,000 for 25%. So, 25%. So, ibig sabihin, ang total capital sa point of view niya is 800,000. Pero, sa point of view ng kapit ng partnership, 600 lang. So, ibig sabihin, mayroong pataas. Kumbaga, kailangan nilang i-revalue yung kanilang assets by 200,000. So, ito yung magiging goodwill. So, ngayon, ang tanong niya, what is the Jetro's capital balance after the transaction? So, si Jetro, ang initial capital niya is 200,000. Tapos magkakaroon ng revaluation. So tataas yung kanyang capital. So meron siyang share sa goodwill ng 30%. Okay, so yan. So 260 na. Then yung 260, ang sabi, 25% ownership from each. So mababawasan ako yung para kay share of Oscar. So, bibigyan ko si Oscar ng 25%. So, 260 times 25%. So, binigyan ko siyang 65. So, ang updated na balance ko is 195. Letter C. Ayan. So, okay. So, ating J capital. Okay, so ngayon na alam na natin yung purchase of interest na method. So balikan natin yung ating PowerPoint. So next is admission by investment. So ito naman kapag mag-i-invest ng pera sa or ng something valuable sa partnership. So try natin tong illustration 19-2. Okay, so sabi dito, assume that the partners for JH partnership had the following balance sheet. So may capital sila amounting to 30,000. The percentage in parentheses after the partners' capital represent their profit and loss ratio. So 60-40 sila sa hatian. Tapos ngayon, gustong sumali ni J. Pero ang method natin ngayon is admission by investment. So case 1, J invest 10,000. So sulat muna natin para may susunod tayo. Si J capital 20,000. Si H capital 10,000. So total of 30,000. Total capital. Then gustong sumali ni J for 1/4. So 1/4. So 0.25 to 30,000 divided by 0.25 or times 0.25. So gusto niyang sumali. So gusto niya kuhanin yung 1/4 ng interest. So ayan. The total firm capital is to be 40,000. Ang gusto niya kasi mag-invest siya ng 10,000 si J. J capital 10,000. So total ano nila 40,000 na. And yung gusto niyang interest is 25%, so or 1/4, so 10,000. So wala tayong bonus, wala tayong goodwill. So
Yan, sana ganyan lahat, no? Sana hindi ganyan lahat. So, ang total agreed capital is 10,000, ay, is 40,000. So, no bonus, no revaluation. So, ngayon, kapag by investment, di tayo nag-record ng cash or nung kung anumang in-invest ni new partner. Kasi, hindi siya nagbayad directly kay partner. So, ang sabi dito, J invest 10,000. So, directly to the partnership, nag-invest siya. So, debit cash and credit to the capital account. So, yun, magiging new partner na siya. Next is bonus to new partner. So, kapag ang scenario naman, J invest 10,000 for a 35%. So, ang gusto niya, 35. So, dapat 14 yung i-invest niya. Ang kaso, 10 lang. So, anong mangyayari ngayon, di ba? So, titignan natin ngayon. Ang total agreed capital nila is 40,000. Ang total contributed capital is 40,000. Pero, ang capital contribution ni Jay is 10,000 lang. Ang agreed or yung gusto niya is 14,000. So, magkakaroon tayo ng bonus. So, sabi dito kasi, true bonus. Kapag wala kasing sinabi, bonus yung gagamitin mo. Pero pag sinabing i-revalue mo or yung revaluation method yung gagamitin mo. So, dahil dito, wala namang sinabing mag-revalue ka or what. So, yung assumption mo is bonus kapag mga ganito. Kailangan mo lang isipin, kanino yung bonus papunta? Kay new partner o kay old partner. So, nagbayad si Jay ng 10,000 para sa 14,000 na makukuha niya. So, sino yung nag-benefit dun? Di ba si Jay? Kasi, 10,000 lang yung binayad niya. Pero higher interest yung makukuha niya or 35% yung makukuha niya sa partnership. So, meron tayong 4,000 na bonus to new partner. So, how to entry that? So, first is to recognize the cash na in-invest ni Jay. Nag-invest siya ng 10,000. Tapos, yung kanyang capital interest na 14,000. So, the rest, which is the 4,000, will be deducted sa capital account kasi binigyan, nag-bonus. So, binigay ni G&H yung 4,000 divided by the profit and loss ratio na 60-40. Next is case 3. So, ito, kunyari, sinabi naman na i-revalue mo yung asset kapag merong difference. So, ngayon, may kita mo na tayo dito na sinabi din dito na ang allowed credit of 15,000. So, 15,000 gusto niya makuha pero 10,000 lang yung 10,000 lang yung gusto niyang invest. So, 15,000 to. So, 5,000 yung magiging difference. So, ang treatment mo ba doon is bonus or goodwill. So, sabi dito, mag-revalue daw tayo. So, ang mangyayari is magkakaroon tayo ng goodwill na 5,000. So, yung goodwill, so debit cash muna nung in-invest niya plus additional goodwill. So, as if nagkaroon ng intangible asset or goodwill. So, J Capital, 15,000. Walang mababawas sa mga old partners kasi hindi naman bonus method. Next, bonus to old partners. So, Jake conveyed a tangible asset with a fair value of 25,000. So, nag-invest siya ng 25,000 with a mortgage amount of 5,000. Okay, so, ibig sabihin, 25 plus 5, 20,000 yung gusto niyang i-contribute. In exchange for 30%, so gusto niya ng 30%. So, magbabayad siya ng 20,000. So, gusto niya ng 15,000, ibig sabihin. Kasi ang total capital nila is 50 times 30%. So, 15% ang gusto niyang capital. So, ngayon, ang binabayad niya is 20,000. So, ibig sabihin, lugi pa siya kasi merong 5,000 difference dun sa binabayad niya and dun sa makukuha niya. So, wala namang sinabing i-revalue. Though, sabi dito sa problem, may mga panggulo dito na sinasabi na yung equipment daw, hindi fairly valued, ganyan. Pero hanggat walang sinasabi na revaluation plus, ito pa yung isang checking mo dyan, yung total agreed capital and total contributed capital is equal, walang revaluation. Kung makikita niyo sa problem ko dito, sa case 2, equal yung TCC and TAC, total contributed capital and the total agreed capital.
Case 3, hindi equal, magkakaroon to ng revaluation. Case 4, equal, hindi magkakaroon ng revaluation. So, ganun yung checking ng ating kung anong treatment kung sakaling confused ka talaga or gusto mo i-double check ko ano kaya method ng gamitin ko. Okay. So, kapag mayroong bonus, sabi natin is na aapektuhan yung partner's capital. So, dahil bonus to all partners or papunta sa kanila or nag-gain sila ng 5,000, increase yun sa kanilang capital account. Next, case 5. Jay must invest or contribute cash of 24,000. So, gusto niya mag-invest ng 24,000 for equivalent of 37.5 interest. 24,000 equivalent to 37.5 in a total agreed capital of 64,000. Included in the non-cash asset is an equipment undervalued by 7,000. So sabi dito, kailangan natin determine magkano yung agreed capital nila. So ngayon, ang total agreed capital is 20,000. So yung total agreed capital is usually kapag good revaluation, sinasabi din siya sa problem. So, sabi dito, total agreed capital of 64,000. So, gusto nila maging 64,000 yung agreed capital nila. Then, total contributed is yung actual contribution. So, ito yun, yung 54,000, yung dinagdag lang yan 24. So, meron tayo, alam natin, may i-revalue ako kasi hindi balance yung TCC and TAC ko. So ngayon, paano natin i-revalue? So ito, kapag binigay, included in the non-cash is an equipment undervalued. So binigyan ka na niya ng clue na yung revaluation, 7,000 doon, kuwanin mo sa goodwill. Kasi identified ko kung ano yung dapat mong pataasin. Or alam ko kung ano yung undervalued sa akin. So before ilagay, hindi siya agad 10,000 yung goodwill, i-check mo muna kung meron bang mga minention na undervalued na assets, overvalued, gano'n. So equipment, goodwill, cash investment, and ownership accounts yung gagalaw. So kay Jay, ang magiging contribution, yung 24,000, tapos si G and H, magkakaroon sila ng movement due to the ganito. So ang nangyari, sabi natin, bakit ma'am nagkakaroon ng galaw kay GNH? Akala ko ba kapag bonus lang yun? So dito sa case na to, kailangan mo i-check, magkano ba talaga yung kay J capital? 24,000 lang. So yung goodwill, hindi mag-effect sa kanya kasi ang sabi dito, ang total agreed capital, 64,000. So ganito, 64,000 yung agreed capital. 37.5% nun, mapupunta sa kanya. So 24,000. Regardless kung ano mangyari, 24,000 lang daw yung kanya. So, mapupunta na kay G and H yung remaining or yung portion ng goodwill na 3,000. Okay, so, ganun yung mga scenario sa admission by investment. So, medyo baka nakaka-overload, pero back to basic, ano bang titingnan ko? Yung mga TAC, TCC, i-check ko kung may undervalued, mga ganun. So, kung medyo overload na kayo by now, pwede nyo ring i-post and i-continue yung remaining, kumbaga, after a quick break or short break nyo. Okay. So, kasi pag una nyo itong narinig, actually, medyo baka nga nakaka-confuse. Like, ano ba ito? Ang dami namang scenario, ang dami naman. Pero, basta mag-gets nyo or try nyo mag-solve ng problems, makukuha nyo kung ano ba yung dapat kong thinking dito. Bonus ba? Saan ko ba i-adjust? Ano bang gagawin ko? So, balik-balikan nyo lang din itong sample problems hanggang ma-catch up nyo or mapunta nyo sa sistema nyo kung paano siya kinocompute. So, ito, multiple choice number 8 is a sample problem for admission by investment. So, si Elton and Don are partners who share profit and loss of 7:3. On November 5, 2024, the respective capital accounts are 70,000 and 60,000. On that day, they agreed to admit Kravitz as a partner with 1/3 interest in the capital and profit and loss upon his investment of 50,000. So, dami niya na sinabi. Kailangan note natin. Kay contribution, 50,000. Ang gusto niya, 1/3. Eh, magkano ba yung capital nila? 70,000. May capital. Hanggalin ko na yung iba niya ng pangalan. Yung first letter nila.
tapos gusto niya mag-invest ng 50,000. So, yan natin, 180,000. So, ang gusto niya, one-third. One-third na ito. 50,000. The new partnership will begin with a total capital of 180,000. Immediately after Kravitz's admission, what are the total capital balance of Eldon, Don, and Kravitz? So, ma'am, ano ba to? Magbo-bonus ba ako? Magre-revaluation? Ano bang gagawin ko dito? So, first step, check natin to. So, ang sabi, total capital nila agreed is 180,000. Ang total contributed capital, 180,000. May goodwill, meron bang difference or wala? May bonus ba or wala? Okay, so dito makita natin, walang difference. So, ibig sabihin, bonus method. Plus, wala rin sinabing revaluation. So, sure na sure ka na bonus method yung gagamitin ko. So, ano gagawin ko para mag-record ng bonus method? So, ang sabi, i-invest niya 50,000. Ang makukuha niya, 60,000. Sino may bonus? Si new partner o si old partner? Come to think of it, 50,000 yung binayad ko, 60,000 makukuha ko. So, si Kay ang may bonus. So, nagkaroon siya ng bonus sa kanyang capital. So, ang capital balances nila is mababawasan. So, si Kay magiging, magkakaroon kasi tayo ng Kay contribution 50,000. Kay agreed na share niya 60,000. So, meron tayong 10,000 na goodwill. Bonus to new partner. So, yung bonus na yun, maapektuhan si END. Mababawasan sila ng 10,000 na equivalent sa profit and loss. So, 7 is to 3. So, 10,000 times 0.7, 10,000 times 0.3. So, mababawasan yung capital nila. Magiging 63,000 and 57,000 na lang. Then, kay Kay, magiging 60,000 yung agreed. So, 63, 57, and 60, letter B. So, ganyan siya gawin. So, ngayon, balik tayo dun sa, yan, nasa first method pa lang tayo. So, yun, sabi ko nga, you feel na parang, nakaka-drain na siya sa part na to, pwede kang mag-pause and magsagot muna ng sample problems or magpahinga, ganun. Tapos balik ka. So, next, withdrawal or retirement of partner. So, ayun, kapag may nag-withdraw or nag-retire na partner is madedissolve yung kanilang partnership. So, ang nagpapahirap din dito is kailangan mo i-determine magkano na yung share ni partner na namatay or magkano na lang ba yung matitirang capital nila. Kailangan ba nila mag-revalue? Kailangan ba magkaroon ng bonus to retiring partner? Mga ganun. Okay, so ngayon magsasagot tayo ng sample problems naman related to withdrawal or retirement. So, illustration 19-3. Assume that the following data on January 1, 2024 for KLM partnership had the following condensed balance sheet. So, meron silang loan receivable K, K capital, L, and M. So, makikita natin, tatlo yung partners. The percentage, ito yung magiging profit and loss, 30-50-20. Si K, magre-retire na siya sa partnership. The net income of the partnership to date amounted to 20,000. The partnership paid cash to the retiring partner also on the retirement date. So, ano daw yung entry na kailangan gawin sa partnership books before paying the interest? So, before mo ibigay yung interest niya, i-update mo muna after the net income. So, kailangan mo muna i-distribute yung kanilang income summary na 20,000 based on the profit and loss ratio. So, 6-10-4. Next is, kailangan mo i-close out yung receivable. Kailangan mong i-debit yung capital para mabawasan. So, dun mo na dinirect kasi kesa babayaran ka pa niya, ang mangyari, ibawas mo na muna sa capital. So, magiging capital ni K, so ang K capital niya 30,000, share in net income ni K is 6,000, ang loan niya, so nabawasan siya ng 5,000, so ang total interest ni K bago siya mag-retire is 31,000. So ngayon, sabi, nagbayad yung partnership kay K ng 31,000. So, paano siya
E-entry. So, tanggalin na natin si key partner. Key capital, 31,000. And cash, 31,000. Kasi sakto naman. So, wala kang isipin. Technically, nabayad ka lang kay key capital. So, next. Paano kapag ang gustong the partnership paid kay 35,000? So, ayun. Obviously, parang kumita si Kay dito ah, kasi more than ibabayad ni partnership sa kanya. Included din na net asset is an inventory costing 6,000 with a fair value of 10,000. Remaining partners used to continue use their old profit and loss ratio. So dito, mag-a-apply yung two methods. Pwedeng bonus, pwedeng partial revaluation or goodwill. So dito, usually isasabihin din naman ko ano yung method. Pero dito kasi meron tayong assumption na nabigay. So, ngayon, 35,000. So, nabawasan yung partnership ng 35,000 na cash. Kasi, yun yung binigay. Pero, ang kanyang capital interest na lang talaga is 31,000. So, may kita natin na merong 4,000 na difference. So, sino ang nagkaroon ng bonus sa palagay nyo? So, kung ang binayaran sa kanya is 35,000, eh 31,000 na yung capital niya. So, merong bonus to retiring partner na 4,000. So, kapag nagkaroon ng bonus, kukuwanin lang din yan kala partners ng capital contribution nila. So, una tatanggalin natin yung 31,000 niya. Then, yung bonus na 4,000 is paghahatian ni L and M. So, 5 over 7. Bakit 5 over 7? Kasi, dalawa na lang sila nag-share. Hindi ko na pwedeng i-multiply lang sa 50%. Kailangan sa hati na dalawa. So, 50% plus 20% is 70%. So, magiging 50 over 70 na yung hatian nila. Then, kay M naman is 4,000 times 2 over 7. Ayan. So, ganyan nila hatiin yung kanilang bonus. Kapag naman nagkaroon ng revaluation, so sabi nga natin, di ba, parang titignan natin kung mayroong mga non-cash asset or may mga asset na bang na-mention for revaluation. So ang sabi kasi, may inventory na fair value niya is 10,000 pero 6,000 yung cost na nakalagay dito. So check natin. Dito, part siya ng asset. So meron tayong 4,000. So makikita natin dito, so meron tayong inventory, increase natin inventory ng 4,000. Then, kay capital, share sila. So, mag-share muna. Bago tanggalin yung ano niya, mag-share muna siya sa revaluation. 1,000 times 0.5. Tapos, times 0.2. Okay, so, ito yung magiging share nila sa inventory revaluation. So, ngayon, tatanggalin na si ano si partner. Okay, so debit natin yung capital accounts. Okay, si L and si M. And yung cash. So nagbayad yung partnership ng kaya ito, ito ba yung 35,000? 35,000. Then, yung capital ni Kay na i-debit natin is 31,000 plus ito. So, 32,200. So, ngayon, may kita natin na 32,200 na i-updated niya. So, kailangan mong i-update to. So, 32,200. So, may kita natin na ang bonus to retiring part ay ang may nawawala pang 28 na makaka-affect sa kanilang dalawa. So, yung 28, hatiin ulit nila ng 5 is to 7 and 2 is to 7. Yan. So, ganyan magiging hatian nila. Okay. So, mag-try tayo ng sample problem. Problem number 32 under multiple choice. So, a partnership has the following capital balances. Si A, B, and C, 60, 30, 90 with a P&L ratio of 20, 30, 50.
So si letter C, ay si letter C, si partner C, would like to leave the partnership and binayaran siya ng 100,000. So ngayon, if the partnership uses the bonus method, what is the balance of B capital after C withdraw? So, yun. So kailangan nating i-check kung magkano ba yung ibibigay. So, si C, bibigyan siya ng 100,000. Pero, ang capital lang niya is 90,000. So, cash to be given sa kanya. Pero ang capital niya is 90,000 lang. So, meron siyang 10,000 na bonus. So, sino ang magkakaroon ng bonus? So, dahil 100,000 yung cash na binigay sa kanya and 90,000 lang naman talaga yung capital niya, meron siyang bonus to retiring partner. So, kumita siyang 10,000. So, dahil kumita siya, kanina yung magagaling? Kay A and B. So, mababawasan si A and B. So, si B, ang capital niya 30,000. So, ang hinahanap lang kasi si B, magkano daw yung capital niya. So, yung original niya, na capital is 30,000. So, ngayon, share in bonus. So, affected siya or mababawasan yung capital niya due to the bonus ng equivalent sa 10,000 times yung share niya na 30 over 50. Bakit 3 over 5? So, si A and B na lang maghahatay. So, kailangan mong i-ratio yung 30 is to 20. Kaya, 3 over 5. Okay, so, mawasan siya. So, letter A, 24,000 na lang yung matitira sa B capital. Letter E. Okay, so we're done with the last item ng pag-ano. Actually, may dalawa pa, pero kasi wala na rin sample for the debt kasi medyo same lang din naman yan pag namatay, pag nai-retire. So, debt of a partner. So, kapag nagkaroon debt, magkakaroon ng dissolution. The next is incorporation. Pag na-incorporate ang partnership, so ito, the share of stocks received with the partnership is distributed to the partner. So, sila na yung magsisimula ng incorporation or ng corporation. And sila rin yung mga maging shareholders. So, the corporation takes over the assets and liabilities of the partnership. And the partnership will be dissolved and the new partners become the shareholders of the newly organized corporation. So, we have a sample here. Galing din sa book. Yan. Si Janelle and Kay are partners of Janelle and Kay Partnership. They share ng profit and loss ratio ng 4:1. Tapos ngayon, gusto nilang mag-incorporate ng June 30, 2024. So, ito yung kanilang balances. So, after an appraisal of the equipment and an audit of the partnership financial assets. So, technically, before sila nag-incorporate, nagpa-audit muna sila para ma-check nila kung may dapat ba silang i-adjust sa kanilang mga balances. So, the partners agree the following adjustments. J&K Corporation is authorized to issue 10,000 shares. So, okay na, na-adjust na nila yung books nila. So, mag-issue sila ng shares na 10,000 of 10 par common stock. So, it issues 75 shares of common stock valued at 11 per share to the partnership in exchange for the net assets. So, dinivide nila yung shares na yun sa partner based sa capital accounts. Okay, so, yan, na-dissolve and na-liquidate na yung partnership due to the incorporation. So, meron tayong two assumptions. Kapag na-retain yung book and kapag nag-open ang book. So, technically, ganito lang yung pinagkaiba. So, parang tulad din dun sa partnership na formation. Kapag ano naman, di ba dun sa partnership formation from sole to partnership. Ngayon naman, ang incorporation is from partnership to corporation. So, technically, ang kailangan mong gawin is i-adjust. So, magkaroon ka ng adjustment sa books. Then, yung partnership books is hindi mo i-close. Ang mangyari, i-record mo na yung capital. Tatanggal mo yung capital accounts kasi wala namang capital accounts sa corporation. Then, ang gagawin mo is i-record mo yung common stock. Ito. Kapag new books ang inopen, so i-adjust mo din, pero i-close mo yung partnership books. And magre-record ka ng new book
ay yung corporation book, doon mo i-record lahat ng ililipat mo assets and liabilities and yung share stocks. So technically, ganun yung incorporation. Okay, so that concludes the partnership dissolution topic. So yun yung fourth methods of dissolution. So I hope na nagets siya and try to practice more problems in sa book, and we'll also try we will also solve more problems during our exercises. Thank you.